Ang pakikinig natin ng lecture ay isa sa mga uri ng sabar, pagtitiis. Natutunan natin, meron tatlong uri ng pagtitiis. Ang magtiis ka sa sakuna. Pagka may bagyo, may lindol, may magtiis ka dyan. Mga takda ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ka pwedeng magwala at hindi mo matanggap. Kailangan mo magsabar. Okay? Pangalawa, merong pagtitiis sa mga tukso. Hindi ka dapat mabilis maakit. Halimbawa, mahina ka sa, for example lang ha, alak, magtiis ka na, huwag uminom. Huwag mo sabihin, ayaw mo magsabar. So, pangalawang uri ng pagtitiis yun. Ngayon, bakit ko sinabi na itong ginagawa nating pag-aaral ngayon ay uri ng pagtitiis? Bakit? As-sabaru fi ta'atillah. Dahil ang ginagawa natin, nagtitiis tayo para sundin si Allah. Kaya hindi madali na siguro nakaupo ka dyan, hindi madali na sila ay nakikinig sa internet, pero gusto mong gawin yun. Bakit? Kailangan mo magtiis para matuto ka dahil gusto ni Allah na ikaw ay natututo. Kahit na ayaw mo sa sarili mo. Pero gusto ni Allah subhanahu wa ta'ala, ikaw ay matuto sa sarili yun dahil ikaw ay magbe-benefit nito. Pero ito, pakinggan nyo. Paano na lang sa sobrang kagustuhan mo ng pagsunod, pagmamahal mo kay Allah subhanahu wa ta'ala, bibiyayaan ka niya na yung pagtitiis mo ay magiging masarap para sa'yo. Nakukuha niyo pa ba ako? Hindi na. Halimbawa, mahirap makinig kasi nakakaantok, nakakapagod, nakasandal ka isang oras, dalawang oras, pero hindi sa lahat. Merong mga tao gustong-gustong-gusto nila mag-aral at hindi sabar para sa kanila yung makinig ng lecture. Pleasure yon para sa kanila. So, tingnan natin, sarili natin, ikaw ba yun o hindi? Ikaw ba yung naghihintay ng khutba? Sana Juma na, bakit? Gusto ko makinig ng khutba eh. Ikaw ba yung pag sa gabi, naghahanap ka ng lecture sa cellphone mo? Ito, magandang topic to. Ikaw ba yung naghihintay ng Sunday? Bakit? Gusto mo matuto ng reliyon eh. O wala ka doon sa lahat? Yung mahirap ka tawagin? Pag may pag-aaral? Lagi kang huli? Sunday ngayon? Ah, Sunday ba ngayon? O, ano? Tatandaan ko tuloy nung dinodoktrinahan kami noon, si Kahiner sa INC. Pag nandiyan na, tinatakbuhan namin. Kasi ayaw namin makinig. Pero ibig sabihin, hindi mahal ng puso mo yung ginagawa mo. Patawarin tayo ni Allah bilang pambungad lang. Marabang panahon na rin tayo nag-aaral dito sa Masjid Ibn Abbas. Ewan ko kung tumatanim sa puso mo na gusto ko na mag-aaral eh. Gusto ko palagi mag-aaral eh. O nandun ka pa rin sa, sige na, attend ka naman. Hanggang ngayon, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Palagi ko itong sinasabi. Ang gusto ni Allah bigyan ng kabutihan ay binibigyan niya ng pag-unawa sa reliyon. Pag nagustuhan ka ni Allah, not necessary bigyan ka ng kayamanan, hindi, natututo ka sa reliyon. Paaksya, sabi Sheikh bin Bas, nangangamba ko sa taong aral ng aral ng aral ng aral, pero hindi natututo, hindi tumatanim. Lagi naman nandyan, present. Palagi naman dumadalo, pero ba't parang walang pumasok sa mga kaalaman. Sana mga kapatid sa Islam, nauunawaan niyo ako inshallah. Diyan pa lang sa punto na yan, kung mahilig ka mag-aral ng Islam, ay palatandaan na ginagabayan ka ni Allah.